welcome to my channel, Rico Station. Nandito naman ako para ipagluto ko kayo para makita nyo yung anong karaniwang kinakain ng isang OFW, lalong-lalo na dito sa Macau, lalo na ngayon pandemic. Itong pagkain itong ihanda ko, papakita ko sa iyo ang isang linggong pagkain namin dito. Kasi para makatipid kami at makapag-ipon kami. Ngayon, umpisa na po natin pagluluto. Yung mga ingredients lang po nito is simple lang, nasa hapon lang. Garlic, sibuyas, tungluya, importante tungluya eh. Lalagyan lang ng mantika kaunti at saka suka. Suka. Ito asin. At konting paminta. Mamaya lalagyan natin ng sili pag malapit na maluto. Ito guys, ang pagtitipid at pagluluto ng araw-araw na pagkain mo. Magandang tulong din to eh, kasi ikaw nagluluto at matuto ka talaga magluto. Ngayon, lalagyan na natin ng apoy. Mamaya, lalagyan natin ng tubigyan, kunti. Nasa medium lang yung apoy niya. Ito guys, lalagyan muna natin ng kunting tubig para medyo may sabaw siya. Ito yung pagkain ko, paksiw na isda. D1 ko to, nakain. Umaga, tanghali at saka hapon. Isang ulaman na. At kaya malaki kasi yung isda, eh, mayroon akong nahanda. Prito kinabukasan. Oh my god! Wow! Sa dito ko. Mamaya titikman natin 'tong. Ming kinakain eh lalong-lalo na sa amin eh yung trabaho namin dito paputol-putol. Patakpan muna natin. Mamaya lalagyan natin ng konting tubig. Ito guys, lalagyan muna natin ng konting tubig para medyo may sabaw siya. Ito yung pagkain ko, paksiw na isda. D1 ko to, nakain. Umaga, tanghali at saka hapon. Isang... One eternity later. Dito na po tayo eh. Ito yung ulam kong lutoy ngayon. Ito ang natira nga binili ko kahapon na tulingan. Ipipretohin natin. Sa sobra pa to, pakabukas, mumunggusan natin yung sobra nito. Titipid lang tayo ngayon guys. Pagpretohin natin. Papainit muna natin nung... Dapat guys, kung magpipreto kayo ng isda, dapat mainit na mainit. 1,600 degrees, parang lava. Para hindi didikit at hindi rin maputol-putol tong isda. Pero hindi pa mainit eh. Kulang pa, kukulo-kulo yan. Tapos maglalabas yan, parang sobrang init niya. Saka pa ilagay yung isda. Ito na, luto na po yung pritong tulingan para sa ulam ko ngayon dito. Ito wow na. Naman! Wow! Wow! One eternity later. Pangatlong araw ko kung pagkain ko, eh, muaga hanggang hapon. Ang palaya. Malambot na. Yan ang kamati. Lagyan ng pudyot natin ang kamati. Tapos ilagay na yung
Palaya. Hanggang din ang pulgit na asin ang ampalaya. Madali naman itong maluto yung ampalaya. Isulat itong tatlong sarap yung resulta. Yung itlog, lagyan din ng kunting asin. Bitin break. Pudget na bitin. Natukan ko. Lame kayo. Okay kayo. Simpleng recipe. Luto na yung ampalayang may itlog at kamatis. Kainan na. Day 3. One eternity later. Hello guys. Good morning. Welcome back to my latest channel. Ito po tayo ngayon. Day off ko ngayon. Luluto po tayo ng masarap na ulam. Tinulang manok. Ito po yung ulam ko sa day 4 na sinasabi kong 1 week na ulam ng karaniwang na OFW dito. And maglagay tayo ng mantika dito sa cooking. Ito po yung mga main ingredients natin. Simple lang yun. Nasa, ito lang. Bawang, sibuyas, saka luya. Lagyan natin ng luya para mabango yung luto natin. Saka itong manok. Siyempre, lagyan natin ng dahon ng sili. At saka yung sili. Saka yung isang ingredients mo dun is yung sayote para maging maganda. Papainit muna tayo ng mantika para igisa natin itong mainit na mainit na. Isabay natin pag-isa itong luya at saka yung bawang para mabango. Masarap kasi magtinula ng manok kung igisa mo yung manok. Hintay na natin mag light brown sibuyas. Mabango na. Amoy pa lang, ulam na. Tapos ilalagay natin ng manok kasi malambot na yung lahat ng kanin. Yan. Haluin lang muna natin. Lagyan natin ng toyo konti. Saka ito, suka konti din. Konti lang. O, baka mag-asin. Oops, konti lang. Lagyan din ng pamintan. Saka ito, rock salt. Maganda itong rock salt. Pagluto talaga ito eh. Habang binigisa yan siya, yung manok magkakalasa na. Takpan natin sandali. Mga 2 minutes. Haluin mo natin. Tapos, lagyan na natin ng tubig. Sakto na tubig. Parang may problema ka. Yung makahigop kasi malamig. Lagyan natin ng kunti pa. Tama na yan. So lumagpas lang siya kunti sa karne. Masarap na to.
natin. Oh, dito na guys. Kumukulo na. Titikman natin yung kung lasa niya muna. Bago natin lagyan ng asin. O ano bang ipinalagay natin. Yan, kulang ng asin. So, lagyan natin ng asin. Hanggang sa masakto yung lasa niya. Guys, ito na. Oras na para ilagay natin yung sayote. Para sabay-sabay sila magluto. Para yung sayote, hindi naman maglambot. Masyado, sakto lang. Ayan, lalagay na natin. Pagluluto nito, pag tinulang manok, nasa 30 minutes lang eh. 30 to 45 minutes, tapos na yung manok. Ito, tapos na tayo sa pagluluto. Ito, huli natin ito ilagay, sili. Kasi hindi ba yan, importante. Kasi wala mong kumakain yan, may anghing yan. Mabango lang yan siya, at saka itong sili. Papatayin na natin kasi yung sili, maluluto lang yan kasi mainit pa yung sabaw. Takpan mo lang yung si kwan yan. Tapos, takpan mo para hindi makalabas yung kwan. Oh. Food is served na. Pwede na kakain. Kakain, limang tao. Kaya na rinda ko. Natokan ko. Lame kayo. Okay kayo. One eternity later. Hey guys, welcome back to sa vlog ko. Dito po tayo, D5. Mayroon pala natirang manok kapo sa niluto namin. I-adubuin natin. Gamit yung buttered. Para iba naman. Buttered yung ginagamit ko kasi hiningi ko to sa akin eh. Yung naiwan nila doon. Hinigay naman. Kahit sa itatapon. Ayan, lulusawin natin ito yun. Unahin pa rin, mag-adobo tayo ng natirang manok kahapon sa D4. Ito, D5 na. Adobuin natin ito. Isasunod natin itong bawang. Saka itong sibuyas. Paglambot ng sibuyas, yung manok na. Lambot na yan. Itong manok na natira sa D4. Ganyan katipid yung mga nabango na bago talaga yung butter. Salamat sa mga nagbigay. Ito, lagyan natin ng pepper. Masarap pag maraming pepper. At saka toyo. At saka konting suka. Ang sikreto sa huli, asuka lang yan. Konting asin. Tapos, hahalo-haloin at takpan. Hintayin hanggang sa maglambot. Yun. Haluin. Lagyan natin ng konting tubig. Para mapalambot siya ng ayos. Yan, kumulo na. Pangalawang kulo. Tikman natin. Oh, pinasakto na siya sa alat. Siya lagyan ng tek na kalating kutsarang asukal para maayos yung timpla niya. Hindi kailangan matamis na sobrang matamis. Basta na-neutralize lang yung alat niya. Tapos takpan natin. Babalikan natin mamaya pagkaluto na. Luto na talaga yung serve namin. Kainan namin. Okay. Yan, okay na. Hindi lang natin masyado tuyo para mayroon tayong sabaw-sabaw kung isa kanin.
papatayin na natin to. Lagyan natin ng onion ring. Pamantay yung onion ring. Ito na lang. Luyas na. No? So, bango eh. Babango pa sa kabit niya. Nagigiro lang ako. Nagigiro lang ako. One eternity later. What's up? Mayong buntag! Nandito tayo sa day 6 para sa kakainin namin ngayon ng mga OFW. Inahirapan ko ako magluto ng munggos kaya kaibigan ko ni Professor Don Salvar ginagawa. Ngayon kaya tumawag ako, binadala niya ako dito ng tao niya, yung kaibigan niya, si Archie. Kaibigan na rin namin to. Ito ang magluto ngayon. Hello, what's up guys? Pastilan! So weird! Yung munggo namin, nilalagyan na namin ito ng pritong isda, yung pagkain namin nung dito. Ngayon pa namin maluluto eh. Episode yung munggo sa rep para hindi masira. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Ito, lulutoin namin ito. Itong pansawag namin doon sa... Idagdag namin doon sa pampalasa sa munggo ng gagawin namin ni Chef Archie. Magaling to si Archie eh. Pinapadala talaga ito ng Harvard University para lang ipagluto kami dito ng... Magkaroon kami ng ideya. Lunod na po niya yung minced garlic. Ito talagang kaibigan namin bago si Archie. Chef Archie, hindi talaga ito magsisalita ng Gaya o Tagalog. Eh, American to eh. Paano masabi? Kung po siya, inserba na natin ang susunod. Nilalagay na po yung onion. Papaturo kasi kami kung ano yung best na masarap na luto galing Harvard University. Yan. Pritong tulingan. Yung dito namin na ulam. Yan. Munggo. Umbisa sa munggo. Nilalagyan na po ng tubig para hindi magpupok yung ilalim. Ito po yung mga gulay na ilalagay namin. Pagkukulo na yan. Nilagyan po lang ang asin. Queen is Gina! Ito po, dinintay po namin ang kumukulo para ilagay itong gulay. Ito guys! Bilang isang OFW, kailangan din natin magtipid. Kailangan, hindi naman sa pagtitipid, pero itong niluluto naming gulay, munggong, masustansya din doon para yung katawan natin malakas. Pag ganito kalakas, tinan mo yung mga katawan namin, slim. Diba? Tips lang doon po para sa inyo. Kailangan na po natin ilagay yung ingredients na dagdag yung gulay para... Maglasa pa talaga siya lalo. Ito, kunting gastos mo lang dito. Siguro nasa halaga ito, nasa mga 50. Pero pag makakain ito, ang dami na eh. Ilan kayang 30 ito sa Chinoy pag ibinta? Ang dami ito. Ang bago ng ulam. Ani ka dito, tingnan mo. Oh. Diba? Sarap na sarap. Sustansyang sustansya. Parang nutrition month lang. Eh, mayroon pa tayong huling ilalagay. Papatayin na po natin yung apoy. Oh, yun. Yung dahon ng sili. Isa ito sa nagbibigay ng dagdag na amoy, lasa, na walang kapantay. Tapos na po tayo sa pagluluto guys. Tingnan mo. Professor from Harvard, kung masarap talaga ay kung galunggong yung ilalagay, hindi yung tulingan. Kasi yung tulingan, matigas yung laman niya kaysa sa galunggong na madudulog siya. Iba yung iba din yung say. Na tinatawag sa omega, omega 3. Serve na po.
One eternity later. Good morning guys, welcome to Dito Channel. Nandito tayo sa huling araw na sinasabi namin na D7. Ito yung huling araw namin. Magluluto po kami ng special udong ligo sardines, yung ilagay namin. Bago po niyan, magpapainit po na tayo ng lutuan para mag-upisa na tayong gigisahin yung lagyan na lang ng konting cooking oil. Pag mainit na, ganun pa rin yung proseso kahit anong luto. Mura lang to. Magbibili po ito sa almasin. Almasin, San Mio, at saka yung Royal. Sa mga Bisaya to, Iloto Bisaya. Pero nakarating ko sa Macau tong ingredients, ano? Udong. Natokan ko. Lame kayo! Okay kayo! Siyempre, ipanguli na itong onion leaves para pagkatapos magluto, dalaga yung onion leaves. Pagkatapos, lagyan ng tubig. Oh my God! Para may mahigop-higop. Yan po, nilagay ko na po yung udong. Hindi na siya nag-play yung video eh. Ay, tinatawag yun human error. Ito yung mukha ng udong. Parang kwan siya, spaghetti. Sa sinasabi naming pitong araw, yung karaniwang iluluto o kinakain ng mga OFW na nagtitipid. Mayroon pa sana mga susana namin isang buwan eh. Wala kasing available na tayo, kaya ito lang talaga. Putol-putol pa ngayong araw namin pagluluto eh. Kaya pasensya na po. Subscribe, Lito Station. Food is served. Guys, yun na po yun. Yung pitong araw na budget meal namin dito OFW. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe kayo sa Lito Station. Thank you very much. Yo, yo. Yeah. Pasapat. Thank you. Thank you. Tayo alis na at bibili ng ibang Ricados para idagdag dito sa magagawin natin ito yung manok. Tayo pupunta doon sa almasin. Samahan niyo po rin ako guys. Tayo po ay andito sa almasin. Wait, what? Ben de sara, ben de kuchilyo di almasin. Bilit tayo ng Ricados. One eternity later. Tapos na po tayo nagbayad sa almasin. Tayo ay ipupunta sa mga vegetable. Bibili tayo ng sibuyas, tanglad at saka sibuyas dahon para ilagay natin sa loob ng manok. Saka yung onion para naman mabangong talaga pag mayroon mga ganun mga Ricardo. So kailangan natin. Saan ba ito? Give me $4. $4? Yeah. Ah, ko. Tum. Nice. Ayoko. Ina to. Yungman, yungman, yungman. Yungman ko nga ma. Ay, yungman, yungman. Thank you. Thank you.
Tapos na po tayong namili ng mga ricados. Antabayanan nyo lang po, madipros yung manok para imamarinate natin. Para makatikim kayo ng masarap na litson. Please subscribe at Lito Station. Para sa mga order dyan ng litson manok, doon kayo sa kaibigan kong si Jaken and Cargis. Shout out kang Jaken. One eternity later. Litson natin, 5 piraso. Kailangan po natin dito malinis. Tanggalin yung mga balahibo at mga taba-taba dito sa loob. Shout out pala sa mga tumutulong dito na magkaroon ako ng video ng litson manok. Kasama ko sa trabaho. Shout out nila Clyde, Ryan Nalos, Ryan Ramirez at saka si anong pangalan nito? Si Rodil na Cario Attack. Maraming salamat sa inyo. At shout out nga pala sa kaibigan ko si Pitla, JC Gargis. Ngayon, bago po ang lahat, please subscribe me Lito Station and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa susunod naming gagawing video. Ngayon, uumpisahan na po natin yung pagmamarinid. Bago kasi lilitsunin yung manok, sa akin lang po, mas maganda yun imamarinid para malasa talaga yung karne niya. Tuturuan ko po kayo kung paano magmarinid para yung unod laman ng manok mayroong lasa at hindi siya tuyo pag maluto na. Una kasi natin gagawin guys para sa pagmamarinid. Ito kasi pinakamahirap na parte dito yung dibdib niya kasi makapal yung laman niya. Kailangan natin siya butasin gamit ito. Butasin natin ito siya para mapasukan na yung timpla yung dibdib niya para hindi siya matabang. Isubok na namin ito Lagi namin ito ginagawa dito. Ginagawa nilang pulutan, ginagawa namin pagkain. Kaya alam namin kung una, hindi pa masarap. Pero sa katagalan namin sa paglilitson, nakuha talaga namin yung taste niya. Yung saktong taste niya, saka yung temperatura ng oven. Alam namin yun sa isang taon kami naglilitson bago yun naglaho. Shout out kayo kung gusto kayong mag-order sa kaibigan ko si Jaken in Cargis. Doon, naglilitson yun siya. Pero tuwing di-off lang po niya. Kung walang di-off, wala ding litson na order. Pero sa mga mag-order, pwede niyo sa IPM doon sa official Facebook niya, Jaken and Cargis. Ngayon, umpisa na po tayo sa paglagay ng mga ingredients na dapat natin ilagay. Ito, simple lang. Pangkonong to. Pambahay lang na timpla. Pero sakto na rin siya sa lasa. Ito. Tuyo lang, tuyo. Damihan mo yung tuyo kasi imamarinate natin siya. Na sakto silang 5. Pagkatapos ng tuyo, lagyan natin ng suka. Huwag muna lamihan. Titikman natin mamaya yan baka magsubra din sa asim. Hindi na natin alam kung paano habulin yun. Siyempre dadagdagan natin ng lemon. Dadagdagan natin ng lemon.
Para medyo maanghang, lagyan natin ng red chili. Para may anghang din, kunti. At itong equalizer. Yan yung neutralizer, yung asukal. Lagyan ng asukal yan. Long tablespoon. Hintayin na natin siya na matunaw. At saka, lagyan din natin ng ito, garlic. Dudurugin lang natin para mabango talaga yung pagmamarinin niya, mabango na yung karne. Saka lalagyan din natin ng paminta. Paminta. Lagyan natin ng paminta yan. Para naman tatlo para masaya. Tatlo para masaya. Tapos haluhaluin. Tinan mo, parang litson ang amoy. Timpla pa ngayon ito, parang litson amoy na. Eh yun lang yung nilagay ko. Toyo, suka, asukal, limon, paminta at saka yung garlic bawang. So, yan lang yung ginagawa naming pang-marinate. So, dito sa bahay-bahay lang. Masarap nito siya kasi nakababad to siya ng manok ng 6 hours eh. Bago siya i-roast doon sa oven. Pero kung may pera kayo, pwede mo naman nagdagan nito. Mamasitas. Huwag mo lang ubusin kasi sakto naman timpla nito. Ito may kagdagan nitong nakalagay na dagdag sarap doon sa gagawin nating litso manok. Ngayon, dadagdagan natin ito. Para kakapit talaga yung bango at sarap niya. Alam nyo guys, maganda talaga pag marinate, magmamarinate ka, yung sisidlan mo plastic. Yung mga ganito ba, plastic, hindi yung mga nasa baunan kasi hindi siya maikot-ikot yung kuwan, yung sauce na ginagawa mo. Tingnan mo, masarap na. Magdagan konti. Masarap. At tayo ay mag-uumpisa na po sa pagmamarinate gamit tong roll plastic. Ito ang maganda yung imamarinate dos kasi paikot-ikot lang yung kuan. Ibabad natin dito yung manok. Dapat malinis din yung kamay nyo para maganda tingnan. Dapat yung manok. Lagyan din ng kung yung ilalim nito sauce. Yan. Lagyan ng sauce. Masarap talaga. Parang litso na ba? Pwede nga na muna nga ulamin tong kuan. Tuyo na minamarinate mo, pwede muna ipulamin. Ilagay muna natin to. Bigyan ko lang kayo ng idea. Saka puputulin ko ng video kasi tapusin ko para hindi mahaba yung kuwan niya. Ayan, ipasok mo dyan sa loob.
Katapos may pasok sa loob, lagyan niyo rin ng sabaw. Para ikot-ikot lang siya sa loob. Masarap ba? Tapos mo, lagyan ng sabaw, hihigpitan mo siya ng ikot. Yan. Paghigpit ng ikot. Yun. Oh. Yan, pagkot-ikot lang yan sa dyan. Yung mga lasa niya, nandyan lang yan, pagkot-ikot kaysa baunan yung pagmamarinitan mo. Basta itong marinit, saktuhin mo talaga sa timpla para yung manok hindi siya magtabang. Ilalagay na natin to sa ref para bukas ready na tayo mag-oven. Hindi lang yun ang ilalagay natin sa litso manok. Sa ilalim, lagyan natin ng tanglad, sibuyas dahon, at saka mga karagdagan na ilalagay natin, lagyan pa rin natin ng ganito onion para mas lalong babango pa siya pagkatapos lutuin. Ito na lang yung ilalagay sa loob niya, wala nang iba. So, see you tomorrow sa pag- One eternity later. Ito pala yung oven na gagamitin natin sa pagluluto. Malaki ito. Kasya po ito ng 6 na pirasong manok sa loob. E bago po tayo mag-upisa sa pagluluto, kailangan po natin painitin ito ng 10 minutes, 5 to 10 minutes para pag ilagay natin yung manok, hindi na siya maghihintay sa loob na iinit pa. Paandarin na po natin. Napreheat na po natin ng 10 minuto. Kailangan natin ilagay yung mga manok sa loob. Ayan, mainit na. Yan po ang loob ng oven namin. Dito natin ilalagay yung limang manok. Kailangan mo ng may kimpit. Yung ginagamit ko sa pagbasura sa Lisbon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayan. Unahin natin itong rinse mo lang siya sa loob. Meron pala kaming guest dito, si Boy Tapang. Boy Tapang ng Macau. Ha? Ayan. Yan yung limang manok namin. Ngayon ilalagay at lulutuin yung guest namin, oh. Si Boy Tapang ng Macau. Magluluto tayo ngayon ng rice para sa lechon. Go! Si Boy Tapang ng Macau yan. Yan, ipapasok na natin yan sa loob para mag-umpisa na yung pagluluto natin ng litsong manok. Isang oras po itong lulutuin. Pero huwag nyong oras yung titingnan. Titingnan-tingnan nyo rin yung manok. Baka natutong na yung manok. Imbis na mag-litsong tayo, nakremit na itong manok sa lalim. Yan, sasara natin. Tapos, ipiplay lang po natin yun para diretso na siya. Ganyan kami kahitik dito sa mga nilulutuan namin. Computerize. Isang kang sigarilyo lang po yan. Maghihintay tayo, mamaya titingnan natin at lalagyan natin ng yung pinagamitan natin ng sauce sa pagmamarinate, yun ang ipupunas natin dun sa katawan ng manok. Pahiran muna natin ng sauce yung manok para medyo gaganda pa yung kulay niya, kikintab. Mahirap natin yung ginagawa natin pang marinit, yung pang pahit natin para medyo pupula pa siya.
Tapos ibabalik natin ulit. Tapan. Play na naman natin. Yan, tapos na po. Isang oras po yan, 175 degrees. Ngayon, babalik tarin natin. Babalik tarin natin ng, yan. Later. Oh, yun guys, luto na po yung manok natin. Wow! Tingnan mo yung video. Tingnan mo, luto na po yan guys. Yan, tabayanan na lang po natin, haunin na po natin yan. Kasi atat na yung mga taga-suporta ko niyan yung mga tumutulong sa akin gumagawa itong video. Napakasarap yan guys, tingnan nyo. Malinamnam. Yan, tubig. Kailangan ng tubig. Paano maglambot yan kung walang tubig? Papalambutin mo to siya. Siguro masasa mga 45 minutes. Depende kung titingnan-tingnan nyo rin kasi baka malambot na yan. Maghulugan na yan. Hindi na yan. Masisig. Corn beef ng labas niyan. O, pork beef. Corn fork. Corn fork. Yan po. Pagkatapos nun, nandyan na. Aabangan natin yan siya. Lagyan pa natin ng bawang yan para mabango. Bawang para mabango. Durugin lang. Para mabango talaga. Yun lang yung ilalagay mo. Tapos ganun yung tubig. Takpan. Hintayin ng mga 45 to 1 hour. Para maglambot siya. Saka i-air dry natin. Tatanggalin natin siya. Hambangan na natin mamaya yun guys ha. Huwag lang kayong kukurap. 1 eternity later. Yan po. Malambot na po yan. Kailangan na natin siya patayin at saka ilipat sa sisidlan para mag-dry siya. Para mamaya pag prito natin walang tubig. Ilipat natin sa malinis na lalagyan. Napakabango.
One eternity later. Yan tayo, mag-uumpisa na sa pag-prito ng sisig, yung pina-airdry natin kanina na pinapalambot. I-pipritohin natin. Huwag lang natin lakasan yung apoy para hindi tatabog-talbog yung mga nakagagulat. Para hindi tayo mabuyan ng mantika, isasarado natin hanggang kasalte konti ng apoy. Ngayon, meron na akong tapos na napreto yan. Yan, tapos ko na yan, binipreto. At nag-uumpisa na din ako sa pag i-slice ng mga maliliit. One eternity later. Ano mo, mga maliliit na slice yan siya. Ganun kaliit yung slice mo. Ito, prepare natin yung mamaya. Kita ko sa inyo kung paano yung slice. Sampol. Dapat malinis yung kamay nyo. Kung ginagamit ko gunting para hindi ako mahihirapan sa mamalamig dito, guguntingin ko lang yan. Pahaba ko na pahaba. Ayan, pagkatapos pahaba, huwain mo nang pa mga maliliit na hiwa. Tingin mo. Ayan. Para masarap kainin. Ganyanin mo lang yan sa lahat. Mga maliliit. No? Kailangan ng maliliit yung lahat. Pina-crispy. Ano? Malilit lang yung gano'n. Pagtsagaan nyo lang to. Ito ang luto na bising-bising yung kamay mo dito eh. Simula pag-umpisa hanggang matapos. Pero masarap naman dito sa katapos. Pag matapos na magluto, ah, sarap kumain. Yan lang yung sample ko sa inyo ah. Yung ingredients sa lulutuin natin na pork sisig. Yan. Yung luya na yan at saka yung sili optional na yan. Gusto nyo balagyan. Yan. One eternity. Tayo magpapainit ng kawali. Lagyan po natin ng konting cooking oil. Masama. Cooking oil. Initin muna natin. Ilagay natin tong bawang.
Buyas. Yes. Isunod natin itong patay ng manok. Lahan natin ito. Lagyan natin ng sukati natin para hindi tayo mawala. Oh, ang kutsara. Suka. At yung kutsara ng puyo. Kunting asin. Bagdagan kunting. Yan. Itigasin natin yun siya. Bago na. Baka tagal na late. Bagyan ng paminta. Yan. Itigas na. Itigas na din yan. Gagawin ito, dudurugin natin ito. Natin yung atay.
bibig niya, atay. Simple. Saluin na natin. One eternity later. One eternity later. Wow! Yan, finish na. Pipigain yan mamaya ang limon. Dagdag lasa.